Yes po, good morning. Welcome back to my YouTube channel again. This is Dave Electronics Repair. Nagbabalik at your service. Yun mga bro, Samsung Plasma 43 inches. So, ito yung isishare natin sa ating mga kaibigan mga bro. Sa mga mahilig sa mga electronics repair. Ayun. So, no power to siya. Kibali, nakabukas na to kasi nandito yung may-ari kanina. Tapos umalis, so may tiwala naman sa atin yun. So no power to siya mga bro, saksak muna natin para makita nyo. Ayun mga bro, wala siyang indicator light. So pag ganyan problema mga bro, didiretso na kayo sa power supply. Kasi nandun yung source nyan mga bro. So tanggalin muna natin to. Ayun, tapos na natin natanggal. So, visual checking tayo sa mga pyesa niya. Kung may lumubo ba. Yung mga, anong mga bro, mga kapasitor, ceramic kapasitor. Yung mga non-polarized mga bro. So, check nyo yan. And then, yung mga MOSFET transistor. Kung wala bang sumabog, so wala. Dito tayo sa kanyang fuse. Diyan tayo mag-check. Ayun, wala nga mga bro, open to siya mga bro. So pag okay ang fuse kasi magsashorted yan, so hindi siya nagsashort. So kibali, sabog na to mga bro. So kung susundan natin to, itong fuse na ito, susundan natin yan, papunta yan sa kanyang bridge type diode. So yan yung unahin natin, yung bridge type diode nya. Ayun, nag-iwan pa ng bakas mga bro. Ayun o. Lapit natin. Ayun. So, malakas yung pagkaputok niya mga bro. So, galing to sa AC cord natin mga bro. So, AC cord. Tapos, pumunta ng fuse. Then, may coil. Ayun, yung, ito yung source coil niya. Ayun mga bro. Kung susundan nyo yan, papunta yan sa ating bridge type diode na yung parang S mga bro. Yan yung symbolize sa AC. At yung DC nya, yung may minus plus yan mga bro. So, ito yung i-check natin una. Okay siya, wala siyang short sa AC. Ayun. Yun mga bro, nakita nyo ba? Sa DC niya ang may shorted. So, para makasigurado tayo, tanggalin natin yan. So, tips ko pala sa mga baguhan. Huwag kayong magpalit agad ng fuse kasi pag nagpalit kayo ng fuse tapos hindi nyo pa na-check yung mga pyesa niya, sigurado mga bro, maraming ma-damage niyan. So baka hindi nyo na maagapan yan mga bro. So mas mabuti na yung sigurado ha. Ano mga bro, check lang talaga, tsaga lang. Kasi para instead na magkapera ka, so sayang. Sayang mga bro. So sa pagre-repair, kailangan presence of mind talaga mga bro. Yan. So, love your work. Yan. Yan, yan yung importante. Lagyan muna natin ng konting lead. Ah.
habang tinatanggal natin yan mga bro, shout out tayo sa ating mga kaibigan na tumulong sa atin, mga monetize, at higit sa lahat mga gwapo. Ayun, so shout out Idol Marco Francis 713 Mix Vlog. Shout out sa iyo Idol, maraming natulungan na to kasi magaling rin to. At kay West Jujutech na sumusuporta rin sa atin, maraming salamat. At kay sa ating kapwa na si Joy Masoy, Bisaya to siya mga lods, Joy Masoy TV. So what's on na lang yung kulang yan. So tulungan natin. At kay Ryan Crucitec na binansagan kong The Macho Technician, shout out sa inyong lahat. Salamat, salamat talaga. Ayun, meron pang shirt mga bro. So nagkamali tayo, hindi pala diode ang sira. So masyado tayong mamadali. Okay naman mga bro, wala siyang problema. So dito sa kanyang board may shorted pa. So titingnan natin 'yan mamaya. Ibalik lang muna natin 'to tapos na-print tayo ng fuse pamalin. So para okay naman itong kapasitor niya. Walang naka-charge na current. Balik lang natin to. Wait lang mga bro. Sana ay panonorin niyo tong video ko hanggang matapos. Salamat. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like mga bro. So yung iba dyan, hininang ko na. Kasi marami tong mga lost contact mga bro. Kasi 24 hours to na sabi ng may-ari, 24 hours daw nila ginagamit. So parang na-overrate tong mga bro. So yung mga paano yan, hininang ko na. Dito pa rin. So, kung susundan nyo yung positive sign ng bridge type diode, kung susundan nyo yan, so papunta yan sa kanyang MOSFET transistor. So ipapakita ko sa inyo mamaya mga bro kung saan dito yung MOSFET. Tanggalin muna natin tong fuse. Palitan muna natin ang fuse para hindi magtampo mga bro.
yung fuse niya. Open siya. Balitan natin yan mga bro. Ito yung palit natin mga bro. Yan, tapos na. Ngayon mga bro, susundan natin tong connection niya kung bakit siya nag-short. Ngayon, okay na yan. Susundan natin yung paa na yan mga bro. Ngayon, susundan natin. Punta siya dito sa ano mga bro, papunta siya dito sa ano to, transformer. Transformer yan mga bro. O papunta dito sa kanyang MOSFET transistor. Parang dito mga bro. Teka lang, alisin na natin. Okay. Dito muna. Oh, ayun oh. So, dito nga mga bro, nanggagaling ang shorted. Yun oh. Ah, parang dito mga bro. Kasi short talaga oh. Tanggalan muna natin yan mga bro. Yan, tapos na natanggal. Ito na yun mga bro. So, ang number niya is K10A60W. Yung 10 ampere, yung 60 600 volts. Yan yung pagkakabasa niyan mga bro. Shorted na yan mga bro. Ito yung dahilan kaya pumutok yung fuse. So testera natin dito sa kanyang board, mismong board. Ayun mga bro, nawala na. Dapat i-check nyo yan mga bro, yung mga maliliit na pyesa, check nyo yan lahat kung baguhan pa kayo. So wala tayong pamalit nito mga bro, naubusan kasi ako mga bro. So mag-order muna ako, pagkatapos i-continue natin tong video natin pag nandyan na yung pyesa. So kung titingnan nyo yan mga bro, wala. Okay, so hanggang sa muli mga bro. Hello po, welcome. Welcome ulit. Nandito na naman tayo. Kasi dumating na yung in-order natin na MOSFET transistor. So pinalitan na natin ng fuse. Then itong isa mga bro, itong isang MOSFET, parehas lang yan sila ng number, so tatanggalin na natin to. Baka may kunting leak na to sa ilalim, hindi natin alam. Mas mabuti na yung nakasigurado mga bro. Tatanggalin ko muna yan mga bro. Wait lang. Ito pala yung nabili natin mga bro, yung in-order natin.
Ayun, tapos na nating tinanggal. Same number naman to silang dalawa, mga bro. Kaya okay lang. So mag-test tayo ngayon. Sa mga hindi nakakalam, ito yung MOSFET switching transistor. So may switch on off to siya, mga bro. So ipapakita ko sa inyo kung paano mag-tester ng MOSFET transistor. Lapit lang natin. So ito yung drain source, mga bro. Itong dalawa na to, ito yung drain at saka source. Okay yan, mga bro. Tingnan nyo itong isa, oh. So ito yung sira. So dito tayo sa isa. Pakita ko sa inyo kung paano i-switch on siya. Para malaman nyo kung okay ba siya or bad ba siya. Hindi ko pala nakita, mga bro. So pag short natin yung dalawa, yung gate at saka drain. Wala pa, ibalik natin. Pag short natin yung dalawa. So ayun, mga bro. So ang ibig sabihin yan, mga bro, nag switch on na yan, mga bro. Yun. Yan ang palatandaan ng good. Okay. Ayun, in-off natin, mga bro. Ayun, nawalan siya. Ganyan ang pag-tester ng MOSFET transistor, mga bro. So ang MOSFET transistor, ang meaning yan, mga bro, is metal oxide semiconductor field effect transistor. Yan yung meaning dyan, mga bro. Yan yung switching purposes. So ituturo ko na naman sa inyo ngayon, mga bro, kung paano magpalit ng original. Paano, ano ba ang palatandaan ng original MOSFET pag nagbibili kayo. Yan, parehas na yan sila, mga bro. So yung X, mga bro, yan yung 1, sunod 1, 2, 3. Yung X, yan yung number 1, pin number 1. So nakikita niyo yan dyan, mga bro, na ang 1 is gate, saka 2, yan yung drain yan. So yan, mga bro, yung mga butas na yan, mga bro. Yan yung palatandaan nyo, ganyan pag kilatis ng original. Yun, may mga dato. So para hindi kayo magduda, i-compare natin dito sa kanyang pisa, mga bro. Ayun, tingnan nyo, kapareha, diba? Ayun. Kapareho sila, mga bro. Ganyan lang pagkilatis, mga bro. Pagkilatis ng piyesa na original. Kita nyo naman yung number nyo. Okay. Ito yung lalagay natin. So, siyempre, testing muna natin. Ayun, wala. Ay, nako. Bali pala. Baliktad pala, mga bro. Nabubulol ako dito.
Ayan. Okay siya mga bro. Good to siya. Ay, lagay na natin to. Pang okay naman. Maraming salamat sa panonood mo, bro, Master Idol. Maraming salamat dahil nandito ka pa nanonood sa video natin. Nagpapasalamat ako sa iyo, sa iyong kabaitan. Ganyan, ganyan lang mga bro. Ayun. Okay. Shoot na shoot mga bro. Pasensya nga pala mga bro sa pag-i-explain ko kasi hindi ako professor eh. At Bisaya ako mga bro. So hindi ako masyadong magaling sa Tagalog. Pasensya na po. Hihinangin na natin mga bro. So huwag kalimutan mag-like mga bro. Mag-subscribe sa YouTube channel natin. Maraming salamat sa inyo. Hinangin muna natin yung iba para hindi magtampo. Okay na yan mga bro. So check natin kung ipapakita ko sa inyo mga bro na wala na talagang short dito. Yan. Pag reverse. Ayun, wala na mga bro. Normal lang yan mga bro. Ayun, okay na to mga bro. So dito tayo sa kanyang ceramic capacitor. Baka may kunting leak to. So mahirap na. So ito mga bro. Ito. I-check natin yan. Mahirap na. So, okay naman yung mga ceramic mga bro. So, hinangin muna natin. Dapat kasi mga bro, mahinang yung mga loose contact para matibay yung pagkakagawa niyo. So para si customer satisfied naman sa ginagawa mo mga bro.
Okay, malinis na mga bro. So, testing na tayo ngayon. Yung black na sa ground, saka itong positive test pad natin sa kanyang filter capacitor. Sukatin lang natin yung voltage niya kung pumasok na ba. Pandandalian lang to mga bro. Boom! Ayun! Meron na mga bro. So unplug natin. Salamat naman dahil wala na yung ibang sira. Ayun, okay na yan mga bro. So discharge lang natin. So iayos ko muna mga bro para makita nyo. So pass forward na naman natin. Ayun, okay na to mga bro. Saksak na lang natin. Ayun, may indicator light na siya. Ayun, lumabas na si Samsung. So, itong mga plasma mga bro, matitibay ito. Kung napansin nyo, may guhit siya. So, balik natin tapos lagyan natin yung USB. May guhit siya mga bro. Pero ang sabi ng may-ari, okay lang daw. Yan yung guhit niya mga bro. Okay lang yan. So yan lang lahat mga bro. God bless. Salamat sa panonood nyo. Ingat po. Bye-bye.